Mataman lamang na nakikinig si Danilo sa isang tabi habang nagkukwentuhan ang kanyang lolo Donato at mahigit 80 anyos na ang matandang lalaki. Ngunit maliksi at matikas pa rin itong tignan. Paborito ni Danilo ang mga kwento nito tungkol sa mga aswang, inkanto at sa mga iba't ibang uri ng elemento. Datapwa at sinasabi ng marami na kathang isip lamang ang mga yon at gawa-gawa lamang upang panakot sa mga bata. Naroon pa rin ang malaking paniniwala ni Danilo na totoo ang lahat ng kinukwento ng kanyang lolo Donato. 16 anyos na siya, ngunit ang mga kwento pa rin nito ang paborito niyang libangan. Hindi siya pala barkada, mas nais niyang tumulong sa mga gawain sa bukid at sa bahay. Bilang panganay sa 6 na magkakapatid, naatang nasa kanya ang ilang responsibilidad sa mga bukid. Ang kinukwento ngayon ng kanyang lolo Donato ay bago sa kanyang pandinig. Tungkol kasi iyon sa mutya ng bulalakaw o taing bituin sa ibang katawagan. Tinawag rin ito ng ibang matatanda sa kanilang lugar na bituing alpas. Ang bulalakaw ay isang maliit na bato o metalikong bagay sa kalawakan. Nabubuo ang bulalakaw dahil sa pagbanggaan ng mga planeta at mga ilan sa mga ito ay nakakapasok sa daigdig at sa ibang planeta. Ang nakatawag ng pansin kay Danilo ay ang sinabi niyang kanyang lolo Donato tungkol sa taglay na kapangyarihan ng mutya ng bulalakaw. Sino man daw ang makapulot nito ay magkakaroon ng kakaibang lakas, gabay at proteksyon. Maiiwasan rin ng taong taglay nito ang disgrasya, kulam at pati mula sa mga masasamang espiritu at engkanto. May dala rin umano itong pampaswerte. Lahat ng sinabi ni Lolo Donato ng gabing yun ay tumatak sa isipan ni Danilo. Lingid sa kanya at sa pamilya ay iyon na ang huling sandaling makakasama nila ang matandang lalaki. Dahil kinabukasan, wala na itong buhay ng magis na nila sa silid nito. Walang makapagpaliwanag sa maaga nitong pagkamatay. Dahil malakas pa naman ito at walang iniindang anumang sakit. Inisip na lamang ng buong pamilya ni Danilo na maaring binangungot ito habang natutulog. Sa pagkamatay ni Lolo Donato, ang higit na naapektuhan ay si Danilo. Sa mga apo kasi, ang binatilyo ang malapit sa matanda. Dala sa puso't isipan nito ang mga kwento at mga magagandang alaala ng matandang lalaki sa habang buhay. Lumipas ang maraming taon, ganap ng binata si Danilo. Dahil sa bigat ng trabaho sa bukid, lumaking malakas at matipuno ang lalaki. Marami sa kanilang kadalagahan sa baryo ang nais mapansin nito, ngunit ang pihikang niyang puso ay wala pang oras para manligaw. Bukod kasi sa wala pa sa isipan niya ang bagay na yun, nakapasan sa kanyang balikat ang responsibilidad ng kanyang pamilya. Ilang buwan kasi patapos pumanaw si Lolo Donato, iniwan naman sila ng kanilang ina. Walang nakakaalam kung saan nagtungo ang ginang. Nag-iwan lamang ito ng sulat na nagsasabi na sawa na ito sa buhay mahirap. Nasa 5 taon pa lang ang kanilang bunsong kapatid ng mga panahong yun. Ang kanyang ama naman ay nalulung sa alak dahil sa pag-iwan sa kanila ng ina. Sa kabila ng pagkalulung nito sa alak, naging mas responsable ito sa kanila at mapagmahal sa kanila. Isang araw, nasa katanghalian nun nang humahangos ang isang kasamahan nitong magsasaka at sinabi na basta na lang daw natumba ang ama sa gitna ng bukid habang nag-aararo. Nang madala nila sa ospital ang ama, nakumpirma nilang stroke ang sanhi nun. Nang mailabas nila ito sa ospital, ay kalahati ng katawan nito ay paralisado na. Maging ang pagsasalita nito ay naapektuhan na rin. Simula noon siya na ang pumalit sa trabaho nito sa bukid. Inako na rin niya ang ibang responsibilidad sa mga kapatid. Ayos naman ang buhay nila. Nakakakain ng 3 beses o higit sa maghapon. Nakapag-aral naman ang kanyang mga kapatid, ngunit tila mayroong kulang kay Danilo na hindi niya matukoy kung ano ba yun.
Isang gabi sa kauna-unahang pagkakataon ay napanaginipan ni Danilo ang kanyang lolo Donato. Sa kanyang panaginip ay tila kinakausap lamang siya nito. Kinakamusta rin ang kanyang mga kapatid. Nagsasalita ito pero hindi bumubuka ang bibig hanggang sa sinabi nito sa kanya na ihanda niya ang sarili sa pagbabagong magaganap sa kanyang buhay. At doon na siya nagising. Nang sumulyap siya sa bintana ay ganap ng maliwanag sa labas. Naalala bigla na araw nga pala iyon ng Linggo. Araw ng pahinga niya kaya hindi niya kailangang gumising ng maaga. Nadatnan niya ang kanyang ama sa kusina. May nakahanda na roon na almusal. Nakakakilos naman ang kanyang ama katulad ng pagluluto at iba pang magaan na trabaho sa bahay. Habang nag-aalmusal, laman ng isipan niya ang panaginip kagabi. Binabagabag siya nito ng husto. Napansin ng kanyang ama ang kanyang pagkabalisa, kaya nagtanong ang kanyang ama. Sinabi na lang niyang tila bitin ang kanyang tulog. Maya-maya ay muli itong nagsalita. Mamaya nga pala, uuwi rito ang kapatid mong si Toto. May kasama siya. Sabi ng kanyang ama. Tumango lang si Danilo nang hindi sumusulyap sa kanyang ama. Si Toto ay sumunod sa kanya. Sa bayan ito nagtatrabaho at doon nauwi sa bahay ng kanilang tiyahin na kapatid ng kanilang ama. Umuuwi lang ito tuwing walang pasok at babalik din kinabukasan. Tumikhim ang kanyang ama na tila ba mayroon pang nais ipahiwatig. Nawaglit sandali ang pag-iisip niya sa panaginip at saka tumingin rito. Nababasa nga niya na mayroon pa itong nais sabihin base sa kilos ng kanyang ama. Tama nga ang kanyang sapantaha. Sinabi nito na nobya ng kapatid ang isasama nito, hindi barkada katulad ng dati. Ang labis na gumulat sa kanya nung sabihin ng kanyang ama na mag-aasawa na ang kanyang kapatid dahil nagdadalang tao na di umano ang nobya nito. Kahit papano ay nakaramdam ng pagkadismaya si Danilo. Ang kapatid lang kasi ang katuwang niya sa pagpapaaral sa kanyang ibang kapatid. Kahit papano, masaya pa rin siya para sa kanyang kapatid. Nasa hustong gulang na rin ang kanyang kapatid para magdesisyon nang lumagay na sa tahimik na buhay. Bago man ang halian ay dumating na nga si Toto kasama ang nobya nitong si Crisanta. Napag-alaman nilang magkatrabaho pala ang dalawa at mag-iisang taon pa lang na magkasintahan. Habang kausap nila ang ama, napag-alaman nilang ulila na sa mga magulang si Crisanta at bunso sa apat na magkakapatid. Lahat daw ng kapatid nito ay may sari-sarili ng pamilya. Kuya, napag-usapan namin ni Crisanta na dito muna mamalagi at saka mag-iipon muna kami ng pampakasal. Saad sa kanila ni Toto nahalata na hindi ito komportable sa kanilang usapan. Pinasigla naman ni Danilo ang kanyang tinig. Oo ba? Walang kaso sa amin yun ni tatay. Pabor nga kay tatay na walang kasama rito sa bahay. Saka isa pa, kapag nasa bukid na ako ang mga kapatid naman natin ay nasa eskwelahan. Naiinip ang tatay sa pag-iisa sa bahay. Ngumiti naman si Mang Rogelio na wala tuloy ang pagkailang ng dalawa dahil sa mga binanggit ni Danilo. Naging panatag na ang dalawa dahil batid nilang ayos lang sa kapatid at tatay ang biglaan nilang desisyon na magsama na. Kapansin-pansin agad ang pagbabago sa bahay. Mas naging maayos iyon dahil mayroong babae na nag-aasikaso. Mukhang mabait naman si Crisanta at nakasundo agad ng iba nilang nakababatang kapatid. Si Danilo naman ay malimit na mapanaginipan ang kanyang lolo Donato. Iniisip niya ang unang laman ng panaginip. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili kung ang sinasabi ng kanyang lolo na pagbabago ay ang pagdating ni Crisanta sa kanilang bahay. Ngunit bakit patuloy pa rin na nagpapakita sa kanya ang kanyang lolo Donato? Ipinilig na lang niya ang kanyang ulo. Pilit na lang niyang iwinawaksi sa kanyang isipan at inumpisan na ang panggagapas sa paligid ng bukid na kanyang tinatrabaho. Pauwi na sana si Danilo nang biglang bumuhos ang malakas na ulan.
Mabuti na lamang ay hindi pa siya nakakaalis ng kubo. Napakanutnoo si Danino lang papatingin sa kalangitan. Alasingko pa lang kasi ng hapon, ngunit napakadilim na ng paligid. Hindi na rin matanaw ang daan dahil sa malalaking hibla ng ulan. Malakas na rin ang apyas ng ulan, kaya napilitan si Danilo na isara na ang dahon ng pinto ng kubong kinaroroonan niya. Nang maisara ay bahagya pa siyang napakaligkig sa ginaw. Biglang pumasok sa isip niya na mukhang sa kubo siya magpapalipas ng gabi. May papag naman roon at gasera. May natitira pa naman siyang pagkain na sapat na para sa kanyang hapunan. Isang buntong hininga na lang ang kanyang napakawalan. Kung nakinig lang sana siya kay Mang Dilpin kanina na umuwi ng maaga dahil tila nagbabadya ang ulan sa hilaga, hindi sana siya magpapalipas ng gabi sa kubo na yon. Hanggang sa sumapit ang alas 7 ng gabi, hindi pa rin tumitila ang ulan, lalo pa nga iyong lumakas. Walang nagawa si Danilo kung hindi doon na lamang siya matutulog. Dala ng pagod sa maghapong pagtatrabaho, agad nga siyang nakatulog. Nagising si Danilo ng hating gabi dahil sa tawag ng kalikasan. Bumangon muna siya at lumabas upang manubig. Tumila na ang ulan ng mga oras na yon. Nang siya ay matapos at akmang papasok na sana, ay bigla siyang napatingala sa kalangitan. Isang liwanag kasi ang nahagip ng kanyang paningin, para iyong iginuhit sa liwanag sa madilim na kalangitan. Sinundan niya yon ng tingin hanggang sa likod ng kakahuyan. Sa likod ng kakahuyan yon nalaglag. Sigurado siyang isa iyong bulalakaw. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga kwento noon ng kanyang lolo Donato. Hindi na siyang nagdalawang isip na tugpain ang daan patungo sa kinagbagsakan ng bulalakaw. Dala ang kanyang itak at gasera, hindi na niya inalintana ang maputik na dinadaanan. Malayo pa lamang siya ay namataan niya ang umuusok sa lupa. Tiyak na doon bumagsak ang naturang bulalakaw. Lalo pa niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Nang marating ang lugar, napansin agad niya ang malaking hukay sa lupa at doon nang gagaling ang usok. Nag-alangan pa siya kung lalapit ba siya, ngunit sa bandang huli ay mas nanaig ang kanyang kuriosidad na makita ang anyo ng bulalakaw. Nanginginig pa ang kamay niyang damputi ng isang maitim na bagay na kasing laki lamang ng itlog ng pugoy. Mainit iyon, ngunit hindi siya nakakaramdam ng pagkapaso. Tila biglang umaalingaw-ngaw sa kanyang utak ang sinabi ng kanyang lolo Donato tungkol sa mutya. Ang mutya ay lakas dahil ito ay sagisag ng lakas. Ito ay nagtatagli rin ng galing na maaaring makuha ng makakakamit nito. Dahil ito ay likas, kusa din itong gagana sa taong may tangan nito. Hindi na ito kinakailangang buhayin ng anumang orasyon. Ilang sandali pa ay nakaramdam si Danilo na pagbabago sa kanyang katawan. Lihim siyang nagbunyi dahil ibig sabihin lamang nun ay siya ang pinili ng mutya ng bulalakaw. Nabanggit kasi ng kanyang lolo Donato oras na hindi umayon ang mutya sa taong may tanga nito, kusa umanong mamamatay ang mutya. Kahit puyat ng nagdaang gabi ay maaga pa rin umuwi si Danilo sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang ama na nasa hamba ng kanilang pintuan. Bakas rito ang pag-aalala at biglang sumilay ang ngiti nang makita siyang papalapit. Tay, pasensya na. Hindi ako nakauwi kagabi. Sa kubo pa po ako nagpalipas ng gabi. Paliwanag niya sa kanyang ama. Ganun ba? Hindi lang ako sanay na hindi ka rito natutulog eh. Tugon naman ng kanyang ama. Mabuti na lamang ay araw ng Linggo. Hindi niya kailangang pumunta sa bukid at maghapon lang siyang nagkulong sa kanyang silid. Hindi naman nagtaka ang mga kasama sa bahay dahil iniisip nilang maaaring hindi siya gaanong nakatulog sa kubo ng nagdaang gabi. Binalot niya sa pulang tela ang nakuhang mutya ng bulalakaw at saka iyon inilagay sa bulsa ng kanyang pantalon. Kakaibang sigla ang nararamdaman niya ng sandaling yun.
maihahalin tulad iyon sa kasabihan na para siyang nasa ulap. Isang hapon, nadatnan ni Danilo ang isang matandang babae na pasilip-silip sa kanilang bakuran. Wala roon ang kanyang itay at mga kapatid. Ipinasundo ng kanilang tiyahin na nakatira sa bayan. Wala rin si Toto at ang nobya nito at ang paalam ng mga yun ay mamimili ng mga gamit ng kanilang magiging anak. Isang tikhim ang kanyang ginawa upang makuha ang atensyon ng babae. Agad namang bumaling paharap sa kanya ang matandang babae. Kita sa kabuuhan ng mukha nito ang gulat sa bigla niyang pagsulpot. May hinahanap po ba kayo? Diyan po kasi ako nakatira eh. Wika ni Danilo. Naging mailap naman ang mga mata nito nang banggitin ng binata na sa bahay na yun siya nakatira. Habang hinihintay sumagot ang matandang babae, matamang namang pinag-aralan ng binata ang kilos nito. Tila meron kasing nagbubulong sa kanya na hindi pangkaraniwan ang kaharap. Wala naman iho. Akala ko kasi ito yung bahay na hinahanap ko. Sabi ng babae, saka ito tumalilis palayo. Balat pa sana itong sundan ni Danilo ngunit nagtaka siya sa bilis nito sa paglalakad. Napapailing na lang siya na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nang naghahapunan sila ng gabi, nabanggit niya ang tungkol sa matandang babae. Napatingin ang lahat kay Crisanta nang bigla nitong nabitawan ang hawak na kutsarita. Biglang kinutuban si Danilo sa naging asal ng babae. Hindi lang niya matiyak kung saan nagmumula ang nabuong hinala niya sa babae. Napansin niya nitong mga nagdaang araw, tila ang bilis niyang mag-analisa ng mga bagay-bagay na lagi namang tama. Bigla namang napatingin si Danilo sa umbok na tiyan ni Crisanta. Malalim na ang gabi ay nananatili pa rin gising ang diwa ni Danilo. Napakaalinsangan kasi ng gabi at tila ba nagbabadya na naman na umulan. Ngunit duda siya kung uulan nga ba. Hindi pa kasi iyon panahon ng tag-ulan. Maya-maya, nakarinig siya ng tila kaluskos sa kanilang bubungan. Ipinagkibit balikat na lamang niya yun dahil baka pusa lang ngunit ang sumunod na pangyayari ay parang hindi na dapat niya baliwalain. Isang malakas na kalabog ang kanyang narinig, yaong parabang isang malaking sanga ng puno ang nalaglag. Ngunit matagal silang walang puno sa tabi ng bahay. Maya-maya pa ay para naman mayroong naglalakad sa kanilang bubungan. Kinutuban si Danilo na hindi iyon pangkaraniwang pusa lamang, lalo na't ang tangan na mutya ay nagbababala sa kanya. Agad siyang nagtungo sa kusina, kinuha ang itak at saka lumabas ng bahay. Pagtingala niya sa di kataasang bubungan ay nakita niya ang nakakatakot na nilalang na nakadapa sa taas. Ang ayos nito ay tila meron itong sinisilip sa loob ng bahay nila. Napagtanto niya agad na ang kanyang hipag ang punteriya ng naturang nilalang. Malakas siyang nagmura at napalingon ito sa kanya. Kinuha niya ang hagdang kahoy na ginagamit niya tuwing may kukumpunihin sa taas ng bubungan nila. Nang makakyat, naabutan pa niya ang aswang na sana ay balak tumakas. Agad niya iyong inundayan ng taga sa likod ngunit hindi niya napuruhan kaya agad ding nakatakas. Nang mga sandaling yun, nagising na ang mga kasama niya sa bahay dahil sa ingay at kumusyon. Bakas sa mukha ng kanyang mga kapatid ang takot dahil iyon ang kauna-unahan na may aswang na pumunta sa kanilang bahay. Napasulyap si Danilo kay Crisanta. May nabasa siya sa mukha nito. Hindi lang basta takot ang nakalarawan sa mukha ng babae. May iba pang damdamin ang nakapaloob roon. Nang sumunod na mga araw, napansin ni Danilo ang laging pagkatulala ni Crisanta. Malimit na lamang ang binata sa kanilang bahay dahil ang lupang pagmamay-ari ng ama at ang iba pa ay malapit ng mabenta. Pumayag na rin si Danilo at ang kanyang tatay sa kadahilan ng ang ilang karatig na lupa ay naibenta na rin
At isa pang iniisip ng binata, nais rin niyang ma-enjoy ng ama ang pera ng lupa sa paraang gusto nito. Kinausap ni Danilo ang kapatid na si Toto. Walang ligoy na sinabi niya rito na alam niyang may kaugnayan si Crisanta sa aswang na gustong bumiktima rito. Ganoon na lang ang gulat ng magkasintahan sa kanyang sinabi. Walang nagawa ang mga yun kundi ipagtapat ang malagim na lihim ng babae. Ayon kay Toto, mula sa lahi ng mga aswang, itong si Crisanta. Ang aswang na yun umano ay ang lola nito. Nais nitong kay Crisanta ipamana ang itim na perlas upang makapagpahinga na ang naturang matandang aswang. Ngunit mariing tinutulan iyon ng babae. Nais umano nitong mamuhay ng normal sa piling ni Toto. Huwag kayong mag-alala. Hindi makakalapit ang aswang na yun sa inyo o sa kahit sa isa man sa ating pamilya. Mariing pangako ni Danilo. Maraming salamat kuya at nauunawaan mo kami. Hindi mo hinusgan si Crisanta sa kabila ng nagbula siya sa lahi ng mga aswang. Pahayag naman ni Toto. May ilang gabi pang bumabalik ang aswang. Makailang ding ulit itong nakaharap ni Danilo dahil taglay niya ang mutya ng bulalakaw. Hindi nito napantayan ang lakas na meron siya. Hanggang sa masugatan niya ang naturang aswang. Simula noon, hindi na sila ginambala pa ng nilalang. Nang mabenta ang lupa ng kanilang ama, nagpa siya silang bumili ng bahay sa bayan at doon na manirahan. Nagpatayo na lamang si Danilo ng talyer sa harap ng kanilang bahay at bigasan na siyang pinamamahalaan ng kanyang ama para hindi ito mainip. Napaisip bigla si Danilo kumpara sa ibang lupa ay mas dobleng nabenta sa mataas na halaga ang kanilang lupa. At isa pa, matagal nilang ibinibenta yun ngunit walang nais bumili. Parang may mabigat na pwersa kasi ang pumipigil para mabenta ang lupang yun. Sabi ng mga matatanda sa kanila, meron daw mga nilalang doon na hindi nila kauri ang nananahan doon. Marahil daw ay iyon ang dahilan. Naisip niya baka sadyang swerte ang dala ng kanyang mutya kung kaya't naibenta nila ang kanilang lupa. Habang magkaharap sila ng ama, naisip niyang itanong rito kung sakali man na babalik ang kanilang ina, ito ba'y tatanggapin pa niya? Oo naman, matagal ko nang pinatawad ang iyong ina. Umaasa pa rin ako balang araw na mabuo ulit ang ating pamilya. Turan ng kanyang ama sa kanya. Lalo siyang napahanga sa kabutihan ng kanyang ama. Nangako siya sa sarili na sa mga natitira pa nitong buhay, puro ginhawa naman ang kanyang ipaparanas para makabawi man lang sa mga kabutihan nito. At tila sumang-ayon naman ang kanyang mutya dahil bigla iyong uminit sa kanyang bulsa.